Yan, ito po mga kabayan, kumukulo na yung aking nilaga na damong paragis. E atin po munang aantayin ng 10 minuto para po siya ay mag-greenish ng kanyang sabaw at maganda pong inumin. Yan po, aantayin po lang natin at ating palalamigin na. Magandang araw po mga kabayan. Ngayon naman po ay ang halamang paragis ang ating tatalakayin. Yan, ito po mga kabayan. Sa mga hindi pa nakakakita ng lamang paragis, ito po yung kanyang bulaklak. Yan po yung palatandaan niya. Yan, ito po, yan. Baka po ibang inyong makuha at ibang inyong mailaga. Yan, ari pa po yung iba. Yan, ito pa po, pag walang bulaklak, makikita po nyo, yan, ang kanyang klase. Yan. Yan naman po ay madali nating makikita kung saan-saan pong lugar yan tumutubo. Sa damong paragis sa Ingles ay wiregrass. Sa Ilocano naman po ay paragis, gagabutan, at sa Bicol naman ay bagangan. At sa Bisaya po, bilabila o padpad. Ang damong paragis po mga kabayan ay karaniwang tumutubo sa iba't ibang dako sa ating kapuluan, sa tabing ilog, sa mga bakuran, sa tabi ng mga bakod, at sa iba't ibang lugar na may init po ang klima. At ayon po sa mga eksperto, ang nilaga o pinakaluan ng buong halaman ay mabisa para sa may sakit sa baga, bunga ng impeksyon. At ang tsapo ng dahon at ugat ng damong paragis ay tumutulong sa pag-aayos ng daloy ng pag-ihi at pinagaganda ang takbo ng atay at apdo. Mahusay din po ito mga kabayan ang damong paragis sa sakit na arthritis, mayuma, sa atay, lalo na kung sakit sa bato. At magaling din po ito sa mga may dysenteria. Pwede rin po itong haluan ng gugo, dikdikin o bayuhin sa almeres at imasahi sa anit ng ulo upang tanggalin ang mga balakubak at mapigilan ang pagkalagas ng buhok. At doon po naman sa mga may pilay na sa damot o sa pitadong bahagi ng katawan, ang buong halaman po kasamang ugat ay binababad na lang minuto sa decoction upang maigsa ang karamdaman. At doon po naman mga kabayan sa bagong panganak, ang halamang paragis ay dinidikdik ang sariwang dahon at kinakatas at hinahaluan ng kaunting tubig at ito po ay pinaiinom sa bagong panganak pa lamang upang maging maayos ang paglabas ng plasenta. Kumuha ng katamtamang dami ng dahon ng halamang damong paragis, pakuluan ng 10-15 minuto sa 1 litrong tubig. At pagkatapos po ay salain at uminom ng isang hanggang 2 beses sa isang araw. At ang pag-inom po nito ay 1 beses po lang ating lalagain ng halamang paragis. At tayo po ay kukuha na ulit ng panibago kung ating pong gagawin ulit ang pamamaraan. At akin pong ipapakita sa inyo ang paggawa ng pinakuluan o nilagang halamang paragis. At yan pong lilinisan ng maayos. Yan, ito po mga kabayan. At yan pong lilinisan ng kaunti
At atin pong aalisin itong mga mapupulang dahon para po hindi na sumama sa ating paglalaga. Yan. Yan, okay na po ito. Atin na pong lilinisan at pakukuluan sa isang litrong tubig. Yan, ito po mga kabayan. Kumukulo na yung aking nilaga na damong paragis. Ay atin po munang aantayin ng 10 minuto para po siya ay mag-greenish yung kanyang sabaw at maganda pong inumin. Yan po, antayin po lang natin at ating palalamigin na. Yan, ito po mga kabayan. Isinasali na po natin at ating pong sasalain para matanggal ng yung mga ibang dahon na maliliit. Yan, yan po. Ganda-ganda po ng kulay ng kanyang sabaw. Ay atin na pong iinumin maya-maya ng kaunti. Yan, ito po mga kabayan. Ang tsaan ng ating nilagang medicinal plant na paragis. Ito po ay akin na pong iinumin. Pero ito po, pwede mang inumin natin ng utay-utay pag hindi natin kayang istiritin. Pero ako po, kaya ko mang istiritin. Ako po sanay dito sa ganitong mga pamamaraan ng mga halamang nakakatulong sa ating mga karamdaman. Ito po, iinumin ko na. Tama-tama po, parang lasang mais ang sabaw. Yan. So yan po, mga kabayan, doon po sa mga bago pa lamang sa aking channel, mga viewers and subscriber, huwag po niyong kakalimutan, like and share, at pakipindot na din po ng notification bell para po kayo ay makasubaybay sa aking channel at sa mga i-upload ko pang mga video. Maraming salamat po mga kabayan, at ingat po kayo palagi.